Good day, everyone. I am Ritzlin Bucane from BA Ed 1. I'm here to discuss the life and works of Rizal in London. Pero bago natin umpisahan, magbigay muna tayo ng kaunting impormasyon kung sino nga ba si Rizal. Si Rizal o mas kilalang Dr. Jose Rizal, pinanganak noong June 19, 1861 at namatay noong December 30, 1896. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialon. He was a Filipino nationalist, writer, and polymat during the tail end of the Spanish colonial period of the Philippines. He is considered as the national hero of the Philippines. So let's start the discussion. Rizal in London. After visiting the United States, Dr. Jose Rizal lived in London from May 1888 to March 1889. He chose the English city to be his new home for three reasons. First, to improve his knowledge of the English language. Alam naman natin ang pangunahing lingway sa London ay English, at kailangan ni Rizal na sanayin ang kanyang sarili na makipag-usap sa mga taong nagsasalita nito. Second, to study and annotate Morga's Sucesos de las Islas Filipinas, a rare copy which he heard to be available in the British Museum. Ang Sucesos de las Islas Filipinas ay isang pambihirang sipi na tumatalakay sa mga pangyayari sa Pilipinas na matatagpuan lamang sa Museo ng Bretanya. At ito naman si Antonio de Morga ang siyang sumulat ng Sucesos de las Islas Filipinas. Ito ang British Museum. Dito ginugol ni Rizal ang kanyang maraming araw sa London sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa Sucesos de las Islas Filipinas. And for the last reason, third, London was a safe place for him to carry on his fight against Spanish tyranny. Sa kabuuan, nagpunta si Rizal sa London upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, pati na rin ang kanyang pakikipaglaban sa kalupitan ng Espanya. Nang dumating si Rizal sa London, pansamantalang nanirahan si Rizal sa bahay ni Antonio Maria Regidor na isang takas na Pilipino sa Maranyas noong 1872 at nagtatrabaho bilang abogado sa London. Ang may-ari ng nasabing bahay paupahan ay ang pamilyang Becket na isang organista ng Katedral ng St. Paul. Ang bahay ng mga Becket ay nasa magandang lokasyon malapit sa British Museum. Trip across the Atlantic. Ang pagbiyahe ni Rizal mula New York patungong Liverpool. Maraming nakilalang bagong kaibigan si Rizal sa loob ng barko na tinatawag na City of Rome. Dahil sa pagkamaalam ni Rizal sa maraming wika, naging mas madali ang pakikipag-usap at siya naman ay natural na pala kaibigan. Ang mga pasaherong Amerikano at Europeo ay aliw na aliw dahil sa kagalingan niya sa paggamit ng yoyo bilang pananggalang. Tinalakay ni Rizal ang suliraning pandipunan at pampulitika sa mga Amerikanong mamamahayag. At nakarating si Rizal sa Liverpool, England noong May 24, 1888. And he spent his night at Adelphi Hotel. Rizal wrote to his family saying that Liverpool is a big and beautiful city, and its celebrated port is worthy of its great fame. The entrance is magnificent and the custom house is quite good. Life in London. Pumunta si Rizal sa London noong May 25, 1888. He stayed as a guest at the home of Dr. Antonio Maria Regidor, an exile of 1872 and practicing lawyer in London. By the end of May, he found a modest boarding place at number 37 Shalcot Crescent, Primrose Hill. Like what I said before, Rizal was a boarder of the Becket family. At dahil nga nangungupahan si Rizal sa Becket family, doon niya nakilala si Gertrude Becket. Nakilala rin ni Rizal si Dr. Reinhold Ross, isang bibliotekaryo ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas. Dr. Reinhold Ross was the librarian of Ministry of Foreign Affairs and an authority of Malayan language and customs. He called Rizal a pearl of men. He was impressed by Rizal's teaming and character, and he gladly recommended Rizal to the authorities of the British Museum. News from home. Una muna nating pag-uusapan ang mga bad news. First, persecution of the Filipino patriots who signed the Anti-Friar Petition 1888.
Second, persecution of Kalamba tenants, including Rizal's family, were being persecuted by Dominicans. Third, a friend of Rizal, Laureano Viado, a medical student at the University of Santo Tomas, was arrested and jailed in Bilibid prison because of the copies of Noli that were found in his house. Fourth, Mariano Herbosa, husband of Lucia, was denied of Christian burial because of the malicious rumor that he had not confessed since marriage. And for the last bad news, fifth, Rizal's brother-in-law Manuel T. Hidalgo, husband of Saturnina, was exiled by Governor General Weyler to Bohol without due process of law. News from home. At ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga good news. First good news, Reverend Vicente Garcia defended the Noli Mitanghiri against the attack of the friars. Si Father Vicente Garcia y Chodoro, o mas kilalang Reverend Vicente Garcia, ay isang Pilipinong pari, bayani at tagapagtanggol ni Dr. Jose Rizal. Second, Rizal heard this good news from Mariano Ponce. Si Mariano Ponce ay isa sa mga leader ng kilusang propaganda at isang matalik na kaibigan ni Dr. Jose Rizal. And for the last good news, third, on January 7, 1891, Rizal wrote to Father Garcia expressing his personal gratitude. Annotating Marga's book. The greatest achievement of Rizal on London was annotating of Marga's book, The Successos de las Islas Filipinas, which was published in Mexico on 1609. Si Antonio de Marga ay isang abogadong Espanyol at high-ranking official sa Pilipinas. Ang Successos de las Islas Filipinas o mga makasaysayang pangyayari sa isla ng Pilipinas, inilathala sa Mexico noong 1609 at itinuturing ni Rizal na pinakamagandang naisulat tungkol sa kasaysayan noong unang taon ng rehimeng Espanyol. Rizal spent many days in the reading room of the British Museum, poring over the pages of this book and laboriously reading the old histories of the Philippines. Liham ni Rizal kay Blumentritt na nagsasabing, "Ang gawa ni Morga ay mahusay at magandang aklat. Masasabing si Morga ay isang makabagong scholar at manlalakbay. Wala siyang pagkukunwari at hindi paglalabi sa katotohanan ang pag-uulat niya. Isang bagay na karaniwang may kita sa mga isinulat ng mga Espanyol ngayon." Si Blumentritt o si Ferdinand Blumentritt ay isang guro ng Austria, punong guro ng Second Diocese sa Leadbridge, lektorayo at miakda ng mga artikulo at libro sa Pilipinas at ang etnografiya nito. Kilala siya sa Pilipinas bilang malapit na kaibigan ni Gat Jose Rizal at ang maraming pagsusulatan ng dalawa ay nagbigay ng isang mahalagang sanggunian para sa mga historiador at scholar, kasama ng kanyang huling liham mula sa bilangguan bago ang pagbitay. Ang relasyon ni Blumentritt kay Rizal ay nagsimula noong Hulyo 1886. Si Blumentritt ay naging isa sa pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni Rizal, bagaman isang beses lamang sila nagkita. Ito naman si Mariano Ponce. Siya ay kaibigan ni Rizal na naninirahan sa Barcelona, Spain. Inikayat niya na maging patnugot ng isang pahayagang magtatanggol sa interes ng mga Pilipino laban sa pag-uusig ng mga Espanyol. Tinanggihan ni Rizal ang alok na ito dahil siya ay abalang-abala sa pag-aaral ng mga manuskritong pangkasaysayan sa London. Short visit to Paris and Spain. Noong September 1888, binisita ni Rizal ang Paris ng isang linggo upang makahanap ng iba pang material na pangkasaysayan sa Bibliothèque Nationale. Laging nandito si Rizal para ma-check ang mga impormasyong gagamitin niya sa paglalagay ng anotasyon sa aklat ni Morga. On December 11, 1888, for the first time, Rizal met Marcelo del Pilar and Mariano Ponce, the two titans of propaganda movement. Si Marcelo del Pilar at Mariano Ponce ay isang malaking kampiyon sa kilusang propaganda at nangako si Rizal na makikiisa sa pakikipaglaban sa reforma. Ito naman si Juan Lunat, asawang si Paz Pardo de Tavera. Tinanggap nila si Rizal sa kanilang tahanan at
at ipinagmalaki ang kanilang batang anak na nagngangalang Andres. Christmas in London, 1888. On December 24, 1888, nagbalik si Rizal sa London at doon nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon, kapiling ang pamilyang Beckett. To his friend, Blumentritt, nagpadala si Rizal ng aginaldong pamasko ang busto ni Emperador Augustus. To another friend, Dr. Carlos Zepelak, na isang scholar na taga-Poland, nagbigay din si Rizal ng regalo ang busto ni Julius Caesar. Rizal's landlady, Mrs. Beckett, knowing of his interest in magic, gave him as Christmas gift a book entitled The Life and Adventures of Valentine Vax, the Ventriloquist. Rizal becomes leader of Filipinos in Europe. This was a recognition of his leadership among all Filipino patriots in Europe. By unanimous vote of all members, Rizal was chosen honorary president of society called Asociacion La Solaridad or Solaridad Association. Asociacion La Solaridad. Isang samahan ng mga Pilipino sa Espanya na naglalayong makikiisa sa krusada para sa pambansang reforma. Pinasinayaan ni Nagalicano Apacible, Pangulo, Graciano Lopez Hayna, pangalawang Pangulo, Manuel Santa Maria, isang kalihim, Mariano Ponce, Ingat Yaman, at Jose Maria Panginiban, tagapagtuos. Naging Pangulong Pantangal si Rizal bilang pagkilala sa pagiging makabayan niya. Bilang leader ng mga kababayan sa Europa, sumulat ng pasasalamat si Rizal sa mga miyembro ng Asosasyon La Solaridad noong January 28, 1889. Siya si Graciano Lopez Hayna. On February 15, 1889, Graciano Lopez Hayna founded the patriotic newspaper called La Solaridad in Barcelona, Spain. La Solaridad. Opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda na lumalabas tuwing makalawang linggo. Ang layunin nito ay una, makapagtrabaho ng payapa para sa reformang palipunan at pampolitikal. Pangalawa, mailarawan ang mga kalunos-lunos na kalagayan ng Pilipinas. Pangatlo, labanan ang mga masasamang pwersa ng reaksyonaryo at pagkasinauna. Pangapat, magtaguyod ng ideyang liberal at kaunlaran. At panghuli, panglima, maging kampiyon ng mga lehitimong aspirasyon ng mga Pilipino. Naghanda ng artikulo si Rizal upang mailathala sa pahayagang La Solaridad. At ito naman ang liham ni Rizal para kay Hayna at sa kasamahan na nagsasabing, maging maingat, huwag maglathala ng labis sa katotohanan o kasinungalingan o panggagaya sa iba. Kailangan maipakita natin sa ating mga kaaway na tayo ay karapat-dapat kaysa sa kanila. Lalo pat kung pagbabatayan ay moralidad at magiging tao. Kapag katotohanan lamang ating sinasabi, masabing na ipanalo na natin ang ating pinaglalaban dahil ang katuwiran at katarungan ay nasa ating panig. Hindi na kailangan ng panluloko. Los Agricultores Filipino o mga magsasakang Pilipino. Ito ang unang artikulo ni Rizal na nailathala noong March 25, 1889 sa La Solaridad. Inilarawan nito ang kalunos-dunos na kalagayan sa Pilipinas na siyang sanhi ng pagkaurong ng bansa. Writings in London. In La Vision del Fray Rodriguez demonstrated two things. First, profound knowledge of religion and second, biting satar. La Vision del Fray Rodriguez o ang pananaw ni Padre Rodriguez, muli itong isinulat ni Rizal upang ipagtanggol ang noli at ang kanyang sarili sa ilalim ng sagisag panulat ng Dewasalang. The Vision of Fray Rodriguez, which was published in Barcelona under his pen name Dewasalang. In London, Rizal wrote the famous Letter to the Young Women of Malolos in Tagalog. Isinulat ito noong February 22, 1889. He penned it upon the request of Marcelo del Pilar to praise the young ladies of Malolos for their courage to establish a school where they could learn Spanish despite opposition of Father Felipe Garcia, the Spanish parish priest of Malolos. Siya si Father Felipe Garcia, isang kura paroko ng Malolos na tumututol sa hiling ng mga kadalagahan sa pagtatag ng paaralan kung saan napag-aaralan ang wikang Espanyol. Mayroon ding mga kasabihan na isinulat. Una, ang laki sa layaw karaniwang hubad. Pangalawa, hampas sa magulang ay nakatataba. Pangatlo, ang nagsasabi ng tapos ay siyang kinakapos. Pangapat, ang naglalakad ng marahan matinikmay mababaw. Panglima, ang maniwala sa sabi walang bait sa sarili. At panghuli, sa bibig ng huli ang isda.
Mayroon ding mga bugtong na isinulat. Una, isang butil ng palay sikip sa buong bahay. Ang sagot ay ilaw. Pangalawa, matapang ako sa dalawa, duwag ako sa isa. Ang sagot ay tulay na kawayan. Pangatlo, dala ako niya, dala ko siya. Ang sagot ay sapatos. Pang-apat, isang balong malalim, puno ng patalim. Ang sagot ay bibig. Siya naman si Dr. Reinhold Frost, an editor of Trabner's Record, a journal devoted to Asian studies, requested Rizal to contribute some articles. In response to his request, Rizal prepared two articles which were published in June 1889. First, a specimen of Tagal folklore, and second, two Eastern fables. Romance with Gertrude Beckett. Siya si Gertrude Beckett, pinakamatanda sa mga magkakapatid na babaeng Beckett na may palayaw na Getty o Totty. Siya ay may magandang pangangatawan, asul na mata, mapupulang pisngi at buhok na kulay kayumanggi. Iniibig ni Gertrude si Rizal at buong atensyon niya ay para lamang kay Rizal. Tinutulungan niya si Rizal sa paghahalo ng mga kulay para sa pagpipinta at paghahanda ng clay para sa sculpturing. Ang kanilang pagiging magkaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Ang paglisa ni Rizal. Bago pa lumalim ang kanilang samahan, naisip ni Rizal na hindi pa oras upang siya ay magpakasal dahil may mission pa siyang dapat isakatuparan. Tinapos niya ang kanyang eskultura, ang Prometheus Bound, The Triumph of Death Over Life, and The Triumph of Science Over Death. Ibinigay kay Professor Blumentritt sa Litmeritz at ang busto ng magkakapatid na babaeng Beckett. March 19, 1889, nagpaalam na si Rizal sa mga Beckett, lalo na kay Gertrude. Nilisan niya ang London upang magpunta sa Paris. Malungkot niyang tinawid ang English Channel dahil sa naalala niya mga masasayang araw sa London. Thank you for listening. I am Witzlyn Bocane from BE Ed 1.